Hi guys, for today's video ay tatalakayin ko ang iba't ibang uri ng mga gulay at prutas na pwedeng kainin sa may mga bukol at goiter or may mga iniindang sakit. Lahat ng gulay at prutas guys ay mayroong mga benepisyo at mostly anti-cancer. Ang nakakasama lang yung mayroong mga pesticides. Like me before guys, madalas akong nag-ulam ng munggo at saka eggplant. But before I proceed guys, i-update ko muna kayo sa aking bukol. Kung kakapain guys, andito pa yung bukol ko pero hindi na siya masakit, hindi na kumakati. Nakaka-wear na ako ng bra, makatulog na ako ng maayos, makakayoko na ako. Dahil yan sa malunggay guys. Almost mag 1 year na akong umiinom ng nilagang malunggay at kumakain ng malunggay. Yung udlot ng malunggay, yung pinakadulo na baby na dahon ng malunggay, yun ang kinakain ko guys. Isang beses at tapos 1 glass a day na nilagang malunggay. Sa mga nagtatanong pala, pwede ba daw sabayan ng MX3? Yes guys, pwede. Sinubukan ko din yun within 2 weeks. Sinabayan ko ng MX3 twice, 2 capsules a day. 2 beses, sinabayan ko. Pag kaya nyo, sa katawan nyo, baka hiyang kayo. Kasi sa akin, hiyang ako eh. Okay lang pakiramdam ko. Pakiramdaman nyo kung kaya ba sa katawan nyo at saka syempre sa bulsa nyo. Kasi medyo may kamahalan ang MX3. To be honest pala guys, hindi ko nabanggit sa mga last video ko. Nung nag-trigger itong bukol ko nung December 2023, yung nipple ko guys is muntik ng palubog na siya guys. Yun ang palatandaan na nagiging cancer na talaga siya. Pero hindi talaga ako natatakot. Kaya nung time na yun, parang feel ko parang sasabog na yung bukol ko eh. Pero hindi talaga ako nawala ng pag-asa. Try nyo yan guys. Malunggay. Tuwing iinom ako ng malunggay guys, bago ko iinumin, dadasalan ko muna. Pakiusapan ko si Lord na, Lord, sana through this malunggay, mawala lahat ng mga karamdaman ko, lalo na yung bukol ko, matutunaw ito. Yun ang ginagawa ko guys, kausapin ko si God. Gawin nyo guys, istry nyo yan guys. Ito pa guys, pag malaki na pala ang bukol, hindi na siya basta matutunaw. Unlike nung nag-trigger ang bukol ko first time, hindi pa gaanong malaki, natutunaw siya sa MX3. Kaya lang bumalik kasi meron akong nakain na bawal. Akala ko pwede lang. So sa mga may bukol dyan na medyo maliliit pa, bakbakan nyo ng MX3 at saka malunggay, baka maagapan pa at hindi siya lalaki. At syempre guys, ang pag-iwas sa mga bawal, lalo na sa matatamis na mga pagkain. So, proceed na tayo guys. Yung hindi ko nabanggit na mga gulay, like talong, munggo, bechoylas, sitaw, kasi bawal yun guys, kasi merong mga buto, mga beans. Bawal lahat mga beans. Yung iba naman, isinali ko sa list kasi pwede siyang itanim sa paso, like bill paper. Nagtanim ako, sumubok akong nagtanim sa paso. Tumubo siya, walang fertilizer, walang pesticides. Ang palaya, pwede din yun itanim na walang pesticides. Balotin nyo lang yung bunga niya sa plastic. Hindi na siya kakainin ng insekto. Okay guys, please continue watching.